So yan, shoutout kay Mark Wendell. Shoutout kay Warren, shoutout kay Dan Vincent. So, and then shoutout kay RJ Marquez. So sila yung ano natin. Active commenters. Commenters ba? So yan. So siguro first, no, backend kasi yung ano natin. So Node.js tayo. So gawa tayo ng folder for backend. So kasi dalawang folder gagawin natin actually. Yung isa yung pang frontend. So yun yung yung 1 to 4 part ng webinar natin. So ayun yung front end natin. Then ito yung back end natin. So today is yung back end natin. Yon, shout out sa iyo, Sharnil. Shout out. Shower out sa inyo. Yan, so back end. Yan. So sa back end, so open lang tayo ng terminal. Okay. Then CD tayo sa back end. CD back end. Yan. So para mag-start ng Node application, so kailangan natin mag npm init kahit dash y niyo na. Okay? Or siguro pag di niyo kasi nilagyan ng dash y, tatanungin kayo mag-enter kayo dito ng mga kung ano-ano. So package name, so let's say backend version 1 description, enter. So let's say dito boss rod na lang, author boss rod. So kahit ano yan. Okay? So dapat sa may backend folder nyo, sa backend folder nyo, meron na kayong package.json. Yes. So yan, may Node application na tayo agad. Napaka-basic pre, 'di ba? Pa-shut up, boss. Ay, may ata pagsalitain Jim Joko, eh, no? Yan. So after that, mga boss. So after that, magi-create tayo ngayon ng let's say server.js. Okay. So dapat nasa loob siya ni backend. Okay, yan. server.js. Okay, so papaliwanag ko muna sa inyo. So ano tayo, step by step. Okay? So yan. So before tayo mag-start, so dito sa package JSON, yan. So may script diyan. So gagamitin natin mamaya yan. So fundamentals muna tayo. So yan. Install muna natin lahat ng kailangan natin kay Node.js. So kailangan natin si npm install nodemon, kung may nodemon na kayo, -g. So npm install -g nodemon. Yan. So install niyo muna sa global yung nodemon niya. So itong nodemon, siya yung magiging ano natin. Ano man tawag doon. Siya yung gagamitin natin pag mag-i-start na tayo ng node application natin. Okay? So, 'yan. Kasi automatic siyang ano eh, nagre-recompile once na may changes tayo sa file. Okay? So, 'yan. So, first ay wala pa. So, once na natapos na natin install yung nodemon, kailangan natin is yung npm install. Kailangan naman natin ngayon yung express. Yes, ma-upload to sa YouTube, don't worry. Yan, express, then body parser, and I think yan lang. I think okay na ito eh. So, enter. Yan, so yan, kung makikita nyo dito sa node, oops, wait lang. Delete natin yan, dapat nasa backend tayo. Okay, CD backend. Okay, so npm install express and then body parser. Yan. So, hintayin nyo lang yan, so mabilis lang yan. Okay. So, dapat meron na tayong package lock JSON. Once na maano na natin yan, may install. Okay, so I think ready na tayo. So, mag-try muna tayo ngayon. So, let's say console.log. Yan. Boss rod. Tignan natin kung nagre-run na yung node application natin. So, sa backend. So, backend to, di ba? Gagawin natin is node
server.js. Yan, dapat may magko-console log yun. Console log na boss role. So, pwede rin nodemon. Yan, nodemon server.js. Yan, diba? So, ayan, kung mapapansin nyo sa nodemon, dito, every time na mag-change ako, automatic siya magre-recompile. Okay, so, let's say ang gusto ko mag-console log ako ng boss road 2. Save. Ayan, diba? Automatic na re-recompile niya once na may changes ako dito sa file ko. So, ganun lang siya kadali. So, yan, setup na tayo ng express natin. So, okay lang na nakarun lang ulit yung nodemon natin. So, let's say, i-ano natin siya. Separate terminal natin siya. Terminal. Ayan. Separate terminal na natin siya. CD, desktop, webinar, ano ba yung ano natin doon? LS, CD, Boss Burger app. Boss Burger app, then CD backend. Yan, okay. So, magana tayo dito. NPM, isetup mo na natin yung script dito. So, ito, test siya. So, dito natin lalagay yung kaninang in-input natin dito, nodemon. Nodemon server.js. Okay? Diyan natin lalagay. Then, let's say, sabi natin start. Okay? Start. Then, dito sa may terminal natin. Sa may terminal. NPM start. So, it means, pag in-npm start ko yan, so, irarun niya ngayon yung nodemon server.js. Okay? So, ayun yung gamit ng script. Okay? So, pwede nyo ilagay dito yung script nyo para hindi na natin to itatype once na gusto nating i-run yung ano natin, application natin. Kasi, pag gusto nating i-run yung application natin, in-nodemon pa natin, then server.js, diba? Gaganyan pa natin. Para mas maikli, npm start. Gagamit tayo ng script. Okay? So, may follow-up lang yan. So, npm start. Yung pangalan ng script. Okay? Kung gagamit kayo ng script dito, ha? Then, kung ibang ano yan, kung ibang pangalan ng script, kailangan yung dagdagan ng run. NPM run start, parang ganon. NPM run build, yan, mga ganyan. Okay. So, tapos na tayo dyan. So, na-start na natin siya. So, dito natin makikita lahat ng logs. Okay. So, cons, i-ano muna natin yung express. So, import muna natin express require. Express. Yan. And then, cons, body, parser. Yung kanina mga in-install natin. So, pag tinandaan nyo to, ganito pa rin lang naman yung laging setup ng Express. Okay, so ganyan lang naman. So first, no, isetup muna natin yung middleware natin. Okay? So, middleware. So, yung middleware, para siyang ano eh, nakakabit na dun sa Node.js mo. Parang nakakabit na dun sa app mo. So, ayun yung parang, for me, ayun yung parang, I think, ganun yung gamit ni middleware. So, app, wala pa pala tayo. So, kailangan natin gamitin tong app, ay express, okay? So, cons, app, is equal to express, function. Yan. Okay? And then, pwede na tayong ngayon gumamit ng app.use. So, yung app.use na to, ito na yung ano, paglagay ng mga middleware mo dun sa Node.js app mo. Okay? So, app.use. So, ilalagay lang natin siguro si body parser. Okay? Body parser.json function. Yan lang. So, yung body parser.json na yan, para pag mag, mamaya, para pag mag-re-request tayo ng post, pwede tayong magdagdag ng body. Okay? Kasi pag wala tayo nito, hindi tayo makapagpasa ng body parameters. Okay? So, yun yun. So, meron pa to. Body parser, URL, and code. Then, extended true. Yan. So, yan lang naman yun. And then, pwede na natin siya i-run. App.listen. And, ganito yung mag-run. Ganito siya mag-run. So, merong port yan. So, kung pwede nyo gawing dynamic yung port nyo, pero, let's say dito, ilagay na lang natin siya sa variable. Let's say, ang port natin, gawin natin 3001. Let's say, ganyan yung port natin. Then, para mag-listen kayo, kailangan una yung port. Okay? And then, yung second argument is yung callback.
Okay. So, yung port, pwede kasing nakasulat na yan 3001, pero lagay na natin sa variable kasi possible yan maging dynamic yung port, di ba? So, pwedeng nasa environment file yan or yon. So, yan. So, callback lang naman. So, arrow function. So, yun nga pala, ano, kailangan may konting background kayo sa JS. Okay? So, arrow function, parang normal function lang din naman to. Okay? Then, console log natin. Let's say, tignan natin kung nagra-run na ba yung app natin. So, let's say, listening on port plus port. So, pwede natin i-backticks yan. Ayan. Kung nanood kayo ng JS tutorial ko, alam nyo na yan. Ayan, backticks. Pwede yan. Okay? Para maging one line lang siya. And then, para makapag print ka ng variable sa loob, okay, kailangan mo gumamit na itong dollar sign then curly brace. Okay? Then, dapat backticks yan, ha? Maraming nagtataka dito, kala nila single quote yan. Kasi pag single quote yan, ayan, pag single quote yan, mapiprint niya lang to, itong dollar sign na yan. So, hindi mag-e-effect yung variable mismo. So, pag sinave ko yan, ayan, punta na tayo sa terminal. Ayan, nakita niya, di ba? May error. Sabi, require, imbis na require. So, control D, require, require. Save. Tingnan natin. Ayun, listening on port. So, success. Success na. May Node.js na tayo, okay? So, nakapag-run na tayo ng Node.js. Ganun lang siya kadali, di ba? Basic. Yan. So, after that, mga boss, yan. Magta-try naman tayo ngayon ng yung sa API, ano niya na. So, fundamentals naman ng API. So, bibilisan lang natin. Actually, meron na akong tutorial talaga nito sa YouTube ng Node.js. Pero, syempre, kasama siya sa, ano natin, sa series natin. So, kailangan ko pa rin i-explain sa inyo. Okay? So, yan. So, gawa na tayo ngayon ng, let's say, punta tayo ng Postman. So, nga pala, mag-download kayo ng Postman. Oh, ano nyo, wala akong Postman, no? Download tayo ng Postman. Download ng Postman. So, yung Postman, siya yung ginagamit for testing din ng mga API. Okay? So, yan. So, download lang tayo. Saan yung download dito? Download, download, download. Download. Slash download. O, ganyan ba siya? Yun, oh. Meron. Yan! Download natin. OS X. Zip. What zip file? Ito wala bang executable? Ayun, 34. 64-bit. Download lang natin, mga boss. Nakakasilaw naman yung ilaw ko. Nakikita ba yung mga wrinkles ni Boss Rod? Hindi naman, no? So, yan. Aray. Nangangalay na yung puwetan ko, ah. Tumatanda na si Boss Rod, ah. Yan. So, wait lang, hintayin natin yung executable niya. So, yan, install nyo lang, then login lang kayo. Kahit Gmail account, pwede naman. So, magte-test lang tayo ng API. Kasi dapat alam nyo kung paano siya nagra-run. Para pag, pag sinerve na natin yung mga HTML file natin na ginawa natin before, maano niya siya, maintindihan nyo kung bakit. So, yan. So, ito yung Postman. So, ganito lang naman yung itsura ng Postman, no? So, magte-test lang naman tayo. Ayan, okay. So, punta na tayo ngayon ng dito sa code natin. So, pwede tayong gumawa ngayon ng gawa na tayo ng folder para pag nagba-backend, pag nag-node na talaga kayo, nag-gumagawa na talaga yung folder. So, routes. Okay? Gawa kayo ng routes. And then, sa routes. So, let's say, gagawa tayo dito ng ano ba maganda? So, let's say, index.js. Sige, yan na lang muna. Index.js. And then, punta tayo sa server. Okay. Ay, wag muna. Dito muna. Gawin muna natin dito. Cons express is equal to require express. And then, cons router. Router is equal to express.router function. Tama ba ako? Kulimutan ko na eh. Sige, try na lang natin. Baka mali si Boss Rod.
router.get. Okay, tama naman nata. Yan, router.get. So, siguro ulitin na lang natin to. Router na lang yan, ganyan na. Router.get. Yan. So, dito sa router.get, yung first argument is yung path. Okay? Ano ba tawag doon? Path. So, let's say ang path niya is test. Okay? Or let's say user. Sige, user na lang. User. And then, yung second argument is callback yan. So, sa callback na yan, merong tatlong callback yan. Ay, merong tatlong argument yan. So, yung first argument is request. Request, response, and then next. Yan. So, save. Console.log na natin muna kung gumagana to. So, test lang. Okay? Then, after nyo gumawa ng routes, kailangan nyo yung i-import, ilagay sa my middleware nyo. So, app. So, let's say, lagay tayo ng comment dito, routes. Okay? App.use. Okay? So, ito yung first path. Okay? Ito yung first path nung mga routes nyo. Okay? So, ito. So, let's say, ang ano natin dito, siya yung test. Or, test. Ayun, so good question, RJ Marquez. Anong team yan? Meron akong ginawang tutorial sa VS Code. So, abangan mo na yun. Baka i-upload ko mamaya. So, yun. So, let's say, gawin natin dito is empty na lang. Empty. Okay. And then, yung routes, kailangan lang natin i-import. So, import natin, let's say, index route. SQL to require. Sample doc, then routes. Yan. So, babaybayin lang natin yung routes folder. Then, indexed. Yan na. Yan na yun. Then, lagay nyo lang dito yung index route. So, yan. So, nakabuo na tayo ngayon ng route natin. Okay? So, ngayon, itetest natin yan. So, ito yung routes natin, device/user. Okay? So, kasi pwede nating gawin. Sige, ano muna? Test muna natin. So, localhost. Okay? So, anong port na ginamit natin? Punta tayo yung terminal. 3001. Teka, tignan mo natin. Ba't may error? Error daw. Router.use. Middleware but got an object. Oh, ba't nag-error ka? Ay! Wait. Ganto yata. Okay, ganyan yata. Save. Tignan ko nga. Start. Get. What? Ano yan? Cannot read property get of undefined. User router.get. Tama naman ah. Anong mali ko? My goodness. Router.get. Ano ba to? Route? Or route? My God. Mukhang kailangan natin bumalik sa may fundamentals ni Node. why, Delilah? Express.route function. Wait a minute. Express. Hindi yan. Update yet, no. Export router. Asan yung router. My goodness. Ay, wait. tama. Export default. So, ayun. Tama. So, export default. Wala tayong... Ay, hindi. Export default taloy. Module dot export. Yun. So, huwag nyo kakalimutan yun, mga boss. Ha? Minsan nakakabaliw talaga. Router. So, nga pala. Pag Node.js pala, no? Nakalimutan ko kasi. So, Node.js, pag gumagawa kayo ng mga code nyo rito, so, kung ano yung gusto nyong i-export, no? So, eto kasi sa atin, ang gusto nating export dito yung router. So, para malaman ni, ng isang file natin, once na in-import natin to doon, so, ibig sabihin, may router siyang makukuha, okay? So, dito sa index route, ang makukuha niya yung router. Ito, yung router natin, okay?
So, kaya pag in-import natin yan, ang malalagay niya dito is yung router. Okay, save natin. Okay, so yan, running na. My goodness. Nagpawisan ako ng malagkit doon ah. Yan, so, ngayon, itetest na natin siya. So, / user. So, send. Okay, tignan natin. Ayun, di ba? Nag-console log na siya ng test. So, kung mapapansin nyo, / user lang yung ginawa ko, di ba? Kasi, dito sa code natin sa may index, wala naman kasi tayong nilagay na route. Okay? So, pwede tayong maglagay. Let's say, gusto kong maglagay pa ng users. Yan, users, di ba? Kunyari, yan lang ha. Kunyari, naglagay ako ng users. So, pag nag-test ako ngayon yan dito sa, ano ko, sa my postman ko, ang path ko na ngayon is users / user. So, yung first path, okay, pag sinend ko yan, dapat may magko-console log ulit sa terminal natin. Okay, ayan, may nag-console log ulit na test. So, ibig sabihin, mga boss, yung first path is manggagaling dapat dito sa may server natin. Okay, server.js. Siya yung first path. Then, yung mga second path na, which is eto na yon si router. So, pwede ka pasing gumawa ng isang pang route. Okay, so let's say, meron pa akong route dito na, let's say, ano ba? Job. Let's say, ganyan, job. Then, save ko yan. Then, pag tinest ko ngayon yan, dito is user job. Job. Then, ano, wait. Baguhin natin yung console log. Let's say, sabihin natin job. Save. Pag sinave ko yan ngayon, mga boss. Pag sinend ko yan, then, tingin tayo ulit ng console. Yan. Ay, tanya, nag-send ulit ng console siya, ng job. Okay. So, ganun nag-work tong router pag pinapasok nyo sa middleware. Okay, so ganun yon. So, next nating pag-uusapan is yung mga parameters niya. Okay? So, first yung request. So, puro console log lang gawin natin, mga boss. Or let's say, sige, console log lang. Paisa-isa kasi huwag muna natin send. Request, okay? Sa user tayo, request.request. Okay? Save. Then, punta tayo ngayon ng postman. Then, user. Ang pangit ng sample natin. Pero, pagtsagaan nyo na lang. So, kunin nyo yung idea. Okay? Kunin nyo yung concept. Okay? Save. Save. Then, file. Oh, ready na. So, send natin ngayon. Send. So, kung makikita nyo dyan, ayan, di ba? Parang ano pa. Ang daming nakasulat. Kasi, yung buong request yung inano natin. Yung buong request yung na-request natin. So, siguro ati-atiin natin para mas maintindihan nyo. So, mag-first muna tayo sa params siguro. Params. Okay, request, params. Okay, so yung params, I think dito siya. Params, so let's say, ID. So, etong params na to, so yung next na / kay user, so yung next na / kay user, yung value nito mapupunta sa params.id. Okay? .id. Pero, iparams lang natin. So, ang ma-ano nito, ang ma-console log niya is yung buong params natin. So, save lang natin. So, maglalagay tayo ng / ngayon. So, let's say 1, 2, 3. Send. Then, tignan natin ngayon yung request. Okay? So, kung makikita nyo sa request, no, mga boss, merong request, then may object doon na ID. So, ibig sabihin, running yung etong params natin. So, ibig sabihin, ang tawag dito, pag nakakita ay sa Node.js na may colon, then yung pangalan ng params, okay? So, params yon. Pangalan ng params is params yon, okay? So, yan. Pag params.id ko yan, kasi object eh, di ba? Object siya eh. Oh, object, then nag.id ako. Anong makukuha ko dyan, mga boss? Okay, so send ulit natin yung request. 1, 2, 3. Yan, di ba? Ang makukuha ko na is yung pinaka-request na. Okay? So, kung may marami kayong params dyan, let's say, pwede ba yun? Hindi ko alam kung pwede. So, let's say, user. Hindi kasi ako gumagamit ng params eh. More on query ako eh. Yan. And then, let's say, params. Tignan natin kung dalawa yung makukuha. So, i-console log natin yung buo. Console log natin yung buo. And then, mag-request tayo ng isa pa. Anong nilagay natin? Let's say name, Rod. Send. Then check. Let's check. Ayun. So, nakukuha nga. Okay.
So, nakukuha niya yung params natin. So, pwede na nating i-destructure yan ni Pepper. So, pwede natin gawin cons object then equals and then request dot params. Kasi object siya, di ba? So, pwede na nating makuha yung ID and then name. So, pwede natin ngayong i-console log ngayon yung ID. Okay? ID and then yung name. Ah, ganyan lang siya. Yan, save. Save natin and then let's baguhin natin to. Let's say boss rod. ID is 456. At ba't lagi ko nasa save? Send. Okay. Then, check natin yung terminal. Yon. So, makikita nyo, diba? ID 456, name boss rod. So, dito, nagagamit na natin ng maayos yung request params. Okay. So, next na tayo mga boss. Ang next naman natin is yung query. Okay. So, ito kasi yung mga ano eh. Ito kasi yung mga kailangan nyong malaman. Lalo na pag gumagawa na kayo ng Node.js. Kailangan nyo malaman to. Kailangan nyo kasi API to eh. So, halos ano naman, halos kahit ibang language or ibang PL naman yung gamitin nyo is ganun din naman nag-work yung mga yan. Yung params, query, and then body. Yan, mga yan. So, yan. So, query naman tayo mga boss. Okay, so tanggalin na natin. So, yung query, paano siya nag-work? Okay, so ganun ulit, mag-console lag ulit tayo ng let's say ito, query na. Okay, request.query. So, yung req na yan, dito yan nanggagaling ha, sa first argument nung ano ha, callback natin ng router, okay? So, req.query. Okay, yan. So, sa req.query na yan, kahit okay lang, kahit naman nandiyan yung mga, ano nyo eh, mga params nyo, okay lang yan. So, yung query kasi, ano siya, dito siya nagbe-base. Pag dumating na siya dun sa may question mark, okay? Pag may nakikita kayo sa website, di ba, may mga question mark yon. Yon. Pag yung ano niya, yung mga sumunod na doon, ayun na tawag na doon is yung query. Or tawag din kasi doon minsan params. Okay, pero sa Node.js kasi query siya nakalagay. Yan. So let's say ano ba lagay natin? So title, okay? So equals o anong equals ng title? So let's say ang equals niya is node.js webinar. Yan, 'di ba? Pag sinend ko yan, anong makukuha ko sa terminal? Ayan. Makukuha ko na ngayon, puro object lang to mga boss. Makukuha ko na ngayon yung title na ang value niya is nodejs.webinar. Diba? Ganun lang siya, simple. So, object lang din siya. So, pwede nyo ulit i-destructure. Diba? Structure lang ulit, req.query. Ayan. Then, title. So, pwede nyo nang i-console log ngayon yung title. Okay, save. Ayan na. Umiiri na yung anak ko. Okay. So, send. Ayan. So, Node.js webinar. Diba? Basic. Ayan. So, ganun lang nag-work yung query. So, tatandaan nyo yan. Ang params, nagbe-base siya sa slash. Okay? Pag may colon, then sumunod na pangalan, ibig sabihin yun, params yun. Para makuha nyo siya sa router nyo, eto para makuha nyo, kailangan nyo gumamit ng req.params. Okay? Pag dito ha, yan. Pag req.query, siya yung may question mark. Tandaan nyo yun. Okay? Question mark and then eto, yung first, siya yung pangalan ng query. Okay? Then, kasi pwede tayo mag-end, di ba? Pwede tayo mag-end dyan. Ang end natin, let's say, ano ba? Let's say age. Wala akong maisip ng title. 23, yan. Pag sinave yan, cancel muna natin. Pag sinend ko yan, mga boss, yan. Dapat ang makikita na natin dito is, ano yan? At hindi, wala nagpapakita. Wait, save natin ulit to. Baka hindi pa natin nasa-save. Kasi wala kasing age. Wala kasi yung age. Kaya naman pala, age. Save. Yan, send ulit natin yung request. Send. Yon, so makikita na natin ngayon yung Node.js webinar and then yung 23 na query. Okay. So ganun lang, di ba? Napaka-basic mga boss. Kaya kaya niya yan. Walang mahirap sa programming. Kailangan nyo lang ng sipag at tiyaga. Okay?
Yan na yun. Then, next na tayo. So, nadaanan na natin yung params. Okay, so tapos na tayo sa params. Tapos na rin tayo sa query. Tapos na tayo sa query. Then, next natin is yung last, is yung body. Okay? So, yung body naman. Console log natin yung request. Rec that body. Oops. Rec na lang. Then, rec that body. Okay, save. And then, dito naman sa body, no? Papakita ko sa inyo, no? Tatanggalin ko muna tong body parser and then extended through na yan. So, tanggalin muna natin yung middleware. Okay, para malaman nyo kung para saan ba yung gamit nun. So, itong mga query na to, okay lang naman yan nandiyan dyan. Wala namang kaso, di ba? Okay, so body, punta tayo ng body. So, sa body na yan, so maraming type ng body, pero ang gagamitin lang natin is JSON type. Okay, raw. And then, JSON. So, magbabato lang tayo ng JSON data. Yan, okay. So, dito sa body, let's say gusto kong magbato ng name na merong value na boss rod. Okay? Gusto ko rin magbato ng age. So, pag JSON type yung ipapasa nyo, kailangan laging yan nakapaloob sa double quote. Okay? Laging nyo tatandaan yan. Pag mga string. Okay? So, age, let's say, okay, sige. I think okay na muna yan. Then, pwede nyo click yung beautify, ha? Ayan, para mag-adjust siya. Okay, pag nag-send ako ngayon yan, mga boss, ano makikita ko dito sa may ano ko? Yan, o, di ba? Undefined. Bakit siya nag-undefined? Kasi nga, wala tayong middleware for body parser. Okay? Kasi, hindi mababasa ni Node.js yung body na request pag wala tayong ginawang ganito. Hindi kasi siya katulad ni params siya ni query na meron na kagad kay Node.js. So, kailangan natin yung middleware na to. So, dalawa lang naman sila. So, kayang-kaya nyo tandaan yan, mga boss. Save. So, kung hindi nyo naman natatandaan, gawin nyo lang laging ginagawa ni boss rod. Pag nakalimutan, punta dun sa documentation. Okay? So, ganun lang yun. So, save natin. Then, send lang natin ulit yung request na get. Okay, send. Yan. So, tingnan natin ngayon yung console log. Yun, no? Diba? So, ganun pa rin. Object pa rin siya. Okay? So, meron tayong object na name and then age. So, pwede rin natin yung i-destructure ulit. So, ganun lang ulit. Diba? Napapansin nyo, paulit-ulit lang naman siya, diba? And then, yung nire-return niyang value is object lang din. Okay? So, let's say, name, ano ba yung nilagyan natin? Dot age din, diba? Then, request that body to. Okay, so name and then age. Save. Then send ulit natin 'yan, mga boss. Then tignan natin ngayon yung terminal. So ayun, boss rod and 23. So nakuha na natin yung data. So ganun lang siya kadali. Okay? So after niyan, so daanan naman natin yung ibang mga gusto natin 'to. Daanan naman natin yung ibang mga requests. Sige, mamaya na yung isa, yung mga post, yan mamaya. Rest muna tayo, okay? Yung rest naman, basically, ano lang yan? Para, napapansin nyo pag nagre-request tayo yan. Dito. Napapansin nyo pag nagre-request tayo, di ba? Loading lang ng loading yung postman natin, sending request. Pag meron kayong ganyang problema, na sending request, na puro ganyan lang, nagta-timeout, try nyong check yung API route nyo, okay? Baka walang nasisend, okay? Kasi pwede nyong gawin dito is, pwede kasi nating isend yan. So, rest.send, okay? Pwedeng .json, kung gusto natin JSON yung masisend. So, let's say JSON na lang. JSON. And then, let's say gusto kong ipasa tong name. Okay? So, JSON, object dapat. Sabihin natin yung message. Let's say message object siya. Then, sasabihin natin dito. Kuha tayong backticks. Your name is name. So, kinuha lang natin yung sa parameter ni yung request.body.name. Okay? Save natin. Okay? So, dito, dapat pag nag-send ako, dapat hindi ito maglo-loading. Okay? Yung response, dapat hindi siya sending request lang. Okay? Pag nag-send ako, ayan.
So may kita nyo, nag-send na yung API natin ng object. So may object tayo na message and then your name is Boss Rod. So ito na yung ano, ito na yung typical na ginagawa pag sa may web development. So kung mag-i-integrate kayo ng mga API, may mga binabatong object 'yan, di ba? So ito 'yon. So ito yung ginagawa. So let's say pwede niyo kasing customize yung binabato, okay, ng mga nare-request and then yung mga nare-response, ito yung ginagamit natin for display, okay? So 'yon, kung gusto niyo pang mag-deep dive, so meron akong crude ng ano, ng MongoDB Node.js and then MongoDB SQL. So 'yon. Okay sa inyo 'yon kung gusto niyo pang mag-deep dive ng ano ng ganun. Okay? So 'yan, so ganun lang naman yung send. So sa send kasi meron pang isa 'yan, pwede kayong mag rest.status. Ito na yung status code, 'di ba? Familiar ba kayo noon pag tumatawag kayo ng mga API, merong status code na 200, may mga status code na 500. So dito pwede kayong mag-set noon. So let's say ang status natin, for example lang ha, 404, pero hindi naman talaga dapat 404 to. Okay, for example lang 'yan. So save natin 'yan. So dapat pag nag-send ako dito, ang status ko makukuha is 404. Eh no, kung makita nyo, 404 not found. Okay? So pwede niyo i-customize yung magiging API nyo. So ayan, pwede niyo ilagay kung ano ba talaga yung status code for that. Okay? So ayan 'yon. So syempre water break muna tayo, namamaos na ako. Sana nagigets nyo, boss. Maganda 'to pag nagets nyo. Napaka-basic na lang pag ginagawa nyo. Yan. So let's continue. Next one is ito, gets niyo naman na no, rest. So ito nga pala itong rest.status. Pwede niyo i-chain na lang 'yan dito so para hindi na kayo nagtatawag pa ulit ng rest. Pwedeng ganyan. Pwede kayo mag-chain, okay? So 'yan. So next natin, dito naman tayo para hindi naman masyadong crowded na 'to. So dito tayo gawa tayo, post naman. Okay, post. Okay. So same pa rin kung paano nag-work yung request, yung req.query, req.params, req.body, same na same yung ano niyan, same na same yung function niyan kahit anong ano kayo, kahit anong method yung gamitin niyo sa API, okay? So router.post, okay? So sa post na yan, so let's say job and then let's say request.query na lang. So ID, so let's say gusto natin yung ID yung sa yung ID yung gusto natin. Okay, and then save natin postman. So rec. Sana yun. Gawa tayo isa pa. Yan, gawa tayo isa pa. So localhost 3001, then users, then job, 'di ba? Job 'yon. So dito, ang ginawa natin, anong nilagay natin doon is req.query.id. Okay? So, pwede rin po ba gumamit ng try-catch para ibang lumalabas status? Yes! Pwede natin gamitin yun dito. Okay? So, mag-try-catch tayo. Try-catch. Catch. Error. So, yan. So, save. Wait. So, let's say ang lalagay natin dito, request.rest.send or JSON, let's say JSON, tapos .status, rest.status, oops, status of 200, then JSON, let's say sabi natin, success or message, sige, message na lang ulit. Then, lalagyan natin dito, your request success. Ang pangit ko mag-English. So, please bear with me. Pangit tayo mag-English. So, const, let's say, gusto kong kunin is req.body. Okay, req.body. Oh, query na lang para mabilis. Query, then let's say ID. Okay. Then job ID, I think okay na yan. Then dito pwede niyo gawin is rest.status. Oh, let's say 500, 'di ba? .json.
your request failed. Ayan, parang ganyan, di ba? Parang ganyan yung idea. So, your request ID. So, let's say, lagay natin dito is data. Pasa natin yung ID. Save! Yan. So, let's say, ganyan yung idea nung post. Ayan, so. So, ang mangyayari dito, maglagay tayo ngayon ng query. So, ang nilagay natin query dito is ID. Okay? So, lagay natin yung ID and then equals tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, mga ganyan. So, pag sinend ko yan, makita nyo, o yan, di ba nag-error? Bakit nag-error? Kasi, naka-get method tayo. Kasi, ang router natin dito is post. Okay? So, naka-get method tayo. So, kailangan siya naka-post. Okay? Pag sinend ko yan, yan. So, makita nyo dito, status niya is 200, and then, meron na siyang message na, your request success, then data is 1, 2, 3, which is ito yun. Di ba? So, pag nag-error siya, so, let's say, pwede ba tayo mag-return ng error dito? Throw. Ano yun? Throw. Nakalimutan ko mag-throw error. Throw. Let's say, i-ano nga natin. Ano ba? Throw. Return. New. Error. Pwede ba to? Save. Try nga natin kung mag-error. Hindi siya nag-error. Hindi. Paano ba mag-error? Throw new error. Ano ba yung ginagawa ko dati? Wait. So, hanap tayo ng pang-error. So, throw error.js. Throw an error. Try catch. Error catch. Throw error. So, yung throw. Where are you? Throw. Throw lang. Yun na yun. Throw. Let's check. Throw error. So, let's try. Ayun. So, yan. So, nag-throw na siya ng error. Okay. So, kunyari, so, in-error ko lang siya, di ba? So, sa try catch kasi, once na may mag-error dito sa loob ng try, sa try nyo, okay? So, dito na siya dapat pupunta sa my catch, okay? So, in-error ko siya. So, nakita nyo, 500 ang status and then, yung message niya na nireturn natin. So, ganun yun, okay? So, yan. So, good question. Yan. So, next is, ano ba? Post. And then, yung query natin. Ayun, gumana naman na yung query kasi nag-post tayo. So, same lang yan. Kahit ang gamitin nating ang method is put. Pwede natin gamitin yung delete. Yeah? Kahit na yan, same yan. Same yung gamit ng request. Same lang yan. Nag-iba lang ng method. So, yan. So, ayun. So, yun. Okay. So, yun. Medyo marami-rami na tayo. Shoutout sa 78 million viewers na natin dyan, oh. Woo! Achievement. Okay? So, yan. So, I think okay na yon. So, ano ba next natin? Node router. So, may router na tayo. So, ayun lang naman yung basic fundamentals na yan, eh. Ni node na kailangan nyo malaman. So, yan. Mag-try na tayo ngayon ng EJS. Okay? So, maglagay tayo ngayon ng, let's say, gagawa tayo ng folder. Front end. So, dito sa front end, let's say, meron tayong view. Okay? So, ito yung ginagawa, ah. Kunyari, Node.js lang kayo. Okay? Node.js lang kayo, pero hindi kayo masyadong marunong gumamit ng mga front end libraries or frameworks, React, Vue.js, kung ano-ano pang mga frameworks na yan, Vue. Yan. So, kung hindi kayo marunong yon, so, ang alam nyo lang is HTML lang, alam nyo lang is yung parang, ano lang, plain lang talaga. So, pwede nyong gamitin pa rin si Node, okay? Pwede nyong gamitin backend pa rin si Node, kahit HTML lang gamit nyo. So, try natin ngayon. So, dito sa view, dito natin ilalagay ngayon yung mga index HTML natin, yung mga HTML natin. So, let's say may HTML ako dyan, and then let's say ang lagay ko dito is boss burger. Okay. So, yan yung boss burger natin. Boss burger app. And then, let's say, lagyan muna natin siya ng, ano ba? Main?
Okay, so let's say lagyan natin ng style dito, style, lagyan muna natin dito style. Okay, so meron tayong body, HTML, so ito yung default naman lagi, padding 0 and then margin 0. Okay, so after that, dito sa main, okay, so pwede natin gamitin is that main, then height of 100bh, then lagyan natin siya ng background na red. Wala pang backend and yung node. Yung ano, yung backend natin sa node, yung backend na. Yung database, siguro sa next webinar na natin yon. So, it's either SQL or MongoDB. So, depende kung anong mas, I think na mas magigets ng ibang, lalo na yung mga beginner. Okay? So, yun. So, dito, so, move on muna tayo, Node.js and EJS lang naman tayo ngayon. Siguro, next webinar na yung date sa database. Yung pag-integrate na natin sa database to Node.js. Okay? So, yan. So, main na tayo. So, sa main, okay na muna yan. Okay? So, dito, okay, pwede tayo ngayon sa may server.js. Ayan. So, pwede tayo ngayon mag-serve ng mga HTML file using Node.js. So, paano yun? So, ganito lang mga boss. So, dito, let's say, sabihin natin, ano ba dito? Front-end. Okay. Front-end, don't, so, let's say, app.set. Yan, app.set, view engine. Tama ba ako? View engine. Kalimutan ko na. Okay, so, ano lang natin ulit? View engine. Okay, Node.js. I think tama naman ako. Template engine UJS. No. Template. Sige na nga, try muna natin kasi alam ko ganyan lang 'yun. And then foobar set. So dito is yung path. Okay, so yung path ng front end natin. So nasa server.js kasi tayo. So tatalon tayo ng isang folder, ba? So /, okay? So /, so nasa backend na tayo. Then front end/view. Okay? So ang kailangan niyo lang iset dito is view EJS. Ang kailangan nyo lang iset dito is yung folder. Okay. So, ano ba yan? EJS. View engine. So, hindi kasi muna tayo mag-EJS eh. Kailangan nyo maserve muna natin yung No. Hindi ikaw. Nge. Node.js view engine. So wait lang. So hanapin natin ng Node.js view engine. Ayan. So pag render. Ano ba yan? Ba't putol? Ba't kulang? Template dyan. View engine. Ayan. Ito na. Okay. Nakita ko na. So app.set. So kailangan natin. So index. Yan. So, view engine, EJS. Okay, baliktad. So, view engine is HTML. Kasi HTML file lang tayo. Okay? And then, app.set. So, dito yung view. So, yung view natin, siya yung path join, DRI name. No? So, pwede natin gawin is path. Kailangan natin i-require yung path. So, path is equal to require path. Okay, so require path. So path is equal to, so pwede natin console log kung nasa ang path tayo para mas mabilis tayo. Console.log path. So path and then dir name. So tignan muna natin kung anong itsura ng dir name na yan. So save natin mga boss. Then check yung log.
cut is not a function. Why? So baka kailangan natin siyang npm install path. Okay, install lang natin muna yung path. So kailangan natin gumamit ng path. Oops, wait lang. Ba't sa labas siya na-install? So, kailangan natin sa may backend siya mismo ma-install. Ayun nga. Ano ba ito? Nag-log. CD, desktop, webinar, boss, app, then backend. So, npm install path. Okay. So, after that, npm start na natin ulit. So, yan. Okay na. So, path. Nge. Ba't hindi na ma-under yung path natin? Path name. Tama naman tayo ah. Ah, path.join. Path.join. Okay, save. So, anong path natin? Yan. So, ang path natin dito. Okay. So, mas maganda kasing gumamit ng ganito. Yung path. Then, dalawang underscore na dir name. Yeah. So, ibig sabihin, parang ano yun, kung saan nakalagay yung file mo na yun, okay? So, itong server.js natin, nakalagay siya sa may backend, okay? So, nandoon siya sa loob ng backend folder, okay? So, ayan. So, then, ang kailangan lang natin idagdag is yung frontend slash view. Save. Tingnan natin kung anong ka, ayan. Front, but front lang. Okay, front and view. So, tingnan natin kung tama na ba. Front and back end. Okay, hindi pa siya tama kasi magka-level dapat ang back end at saka front end. Okay? So, kailangan bumaba pa tayo ng isa. Tuldok, slash. Ganun lang. Okay? So, yan. Ayan, so nakita na natin ngayon. So, Boss Burger app. Sa-select niya yung front-end folder, which is ito yon, then sa folder na view. Okay. So, yan. Naset na natin yung path natin for that. So, pwede na natin comment out to. Yan. So, ganyan lang. Siya kadali. Yan. Set, view engine, meron tayong HTML, then yan. Pwede na tayo mag-serve. So, dito na tayo sa serve. So, baguhin na natin tong mga routes natin. So, delete natin muna yung routes. Linisin muna natin siya. Okay, sa routes natin, so let's say, gawin natin tong, app.js. Let's say, app.js, okay? Then, alis natin tong mga ibang routes. So, linisin muna natin siya. So, paglalaroan muna natin to. So, slash app lang. Let's say, app. Okay. Then, import natin yan dito. Import tuloy. Const. Nasanay na ako sa ES6 eh. And const. Ano ba? Const. App route. Okay. So, app route. And then, require. App. Wait. Routes. So, isang tuldok. Routes. Then, app. Then, app.use ulit. App.use. So, ganito lang. So, every time na magdadagdag kayo ng route, kailangan nyo lang import yung route nyo. Okay? Yung mismong route. Okay? And then, after nyo ma-import, kailangan nyo lang ilagay itong app.use. So, kung wala kayong walang first path, kahit di nyo nalagyan to, kahit empty na lang yan, kung gusto nyo mag-base dito sa mga path na mismo ng router nyo. Okay? So, kahit empty lang yan. Okay? So, let's say gusto ko empty lang. Then, app route. So, ganyan lang. So, save natin ngayon, mga boss. And then, dito, ang gagawin natin is magre-render tayo. Okay? Res.render. So, ang gagamitin natin is render option. So, ganito yung ginagawa pag gusto mong mag-render ng mga HTML, EJS, PUG, o kung ano pang template engine yung gagamitin nyo. Okay? So, let's say render. Sinong i-render ko? Okay? So, i-render ko si anong pangalan natin? Index. .html. Then, may callback yan, mga boss. Ang callback nyan, tama ba ako? Render callback. So, let's say, hindi yata callback. Object lang yata to. Object lang yata. So, tignan natin.
So, tignan muna natin. Huwag muna tayo magbato. Render. Para saan po yung na-program? So, back-end to, boss. Boss Ivan, back-end tong ginagawa natin. So, kakatapos na kasi natin ng Node.js fundamentals. So, kasi gagamitin natin dun sa series natin is, ang back-end natin is Node.js. And then, yung database natin, it's either SQL or MongoDB. So, eto ang ginagawa natin, sineserve na natin yung HTML file. So, let's say, eto muna yung sample natin. So, isaserve natin yung HTML file into routes ng Node.js. Okay? So, kung familiar kayo sa may, parang PHP, naghahango rin to eh. So, let's say, punta tayong localhost. Localhost 3001 slash, and then, ano bang route natin doon? Up lang, di ba? Up. Save. Ayan, o, di ba? Nakita nyo. View is not a constructor. Ha? Huh? View is not a constructor. View. View is not a constructor. Why? Bakit? Wait. Tama naman ta. Ah, wait. Hindi pala kasing slash. Save. And. Oops. View is not a constructor. So, restart nga natin. Yan. Then, refresh. Error pa rin. View is not a constructor. Huh? Ba't ganun? HTML. View engine HTML. Frontend. DIR path. View. App. Res render. Index HTML. Tama ba ako? Res.render. So, check ulit natin. Check. Ayan, si paring Stack Overflow. Oh. Ano ginawa niya dito? Engine, view. Views. And then, no. No, hindi yan. Request that render. Where is the render? Oh, tama lang ah. Orders. Index. Save. View. Tama lang ah. Pwede siya nag-run. Kailangan natin ma-resolve to. View. App that set. View. View engine HTML. So yan. So nakikita nyo rin kung paano ako mag-resolve ng issue, no? So ganyan siya. So Rename, EJS, it's only EJS, no? App engine, hindi na kailangan yun, ah. Kailangan pa na app engine, bago na. Ah, views! Ayun, views. Tama ba, views? Tingnan natin, malay nyo, yun. Localhost 3001 slash app. Oh, di ba? Cannot find module HTML. Okay, so lagyan natin ng HTML yung render. Save. My God, why, Delilah? Up, tama naman eh. So, bakit ganon? Views, tama naman, views set. Dapat okay na to ah. App.get render demo index res.render object lang naman ah. Request.render router.get app index that index lang on HTML. See? Cannot find module? What? Hindi ka nag-run, dude. Cannot run module. Press that render. Yun lang naman, ah. Naka-view na to, eh. Front-end view. At front-end view. Naka-view na tayo, ah. Weird. Ang weird. So, render. Rest that render. App that use. Hindi, pang isahan to, eh. Pang ano to, eh. Pang-react yan eh. Wait. Sa engine na. Baka kailangan talaga natin ng engine.
kailangan pa talaga natin ng engine. Really? Kailangan ng engine? EJSJ. Bakit tayo nyo sa HTML? Kailangan ito? Sige nga, let's try. Bakit bago na? Express EJS. Bakit bago na? Hindi, HTML. Hindi, HTML lang muna yung gagawin natin. Mamaya na EJS. Require.ejs. Sige nga. Install natin yung EJS muna. Install EJS. Sige, gamitin na rin natin EJS. Patay nyo sa HTML lang. My God. Anong mali ko? Okay, save. So, let's restart. So, let's request. Ayun, okay. So, may ganun nga. Di bago na. Siguro, bagong update nila to. HTML, kailangan may app engine. Kasi pag EJS, hindi na kailangan eh. So, ayun. Mabalik tayo sa may usapan, no? So, ito yung basically yung ginawa ni Boss Rod. So, ito lang. Ganito lang yung nag-work. So, first, kailangan nyo munang iset kung ano yung engine yung gagamitin nyo. Kung PUG, kung EJS, kung HTML. So, it's up to you. Okay? So, the second one is yung path ng mga pages mo. Okay? So, yung itong views, and then yung path ng mga view mo. Okay? So, let's say, view kasi. So, gawin natin views. Dapat plural. Okay? So, views. Yan. So, ibig sabihin, dito sa mga views, nandito yung page mo ng home, about, contacts, or ano pa. Kung ano-anong pages ng HTML pa. So, ganun siya nag-work. So, ayan. So, ito, basically, meron tayong web app using Node.js and then HTML lang. Okay? So, nare-render na natin yung HTML natin. So, let's say, gagawa pa ako ng isa pa. So, let's say, about.html. Okay? So, copy natin to para mabilis lang. Okay? Then, lagay natin dito. Tanggalan natin ang background. So, let's say, sabihin natin, Hi, H1. Hi, I'm about page. Save. Okay, so pag lumipat ako ngayon ng... Oh, wait lang. Lumipat ako tuloy. Wala pa. Punta muna tayo. Excited tayo masyado. So, pwede pa tayo ulit mag-isa pang route. Okay, so pwede tayo mag-get ulit dito. So, let's say, sabihin natin app. Let's say, pwede natin gawing about. Okay? So, kasi up to eh, index natin. Pwede kasi natin lagay index natin ganyan lang. Okay? So, pwede naman natin gawin dito is about. Okay? So, ibig sabihin yung index natin is slash lang siya. Okay? Wala siyang first path, wala siyang second path. Ito may second path, pero wala siyang first path, yung about. Okay? So, dito, lalagyan natin yung is yung about. Ito yon about. Pangalan niya ng index, ha? Pangalan niya ng HTML file niya, okay? So, save natin. So, punta tayo ngayon ng slash. So, ang slash, yung index. Okay? And then, yung slash about, so, yung about page. So, yan. So, meron tayong basic web page using Node.js. Okay? So, yan. So, ayun. So, ganun lang naman mag-serve ng HTML file using router ni Node.js. So, wait. Wait lang, mga boss. Mag-share break lang ako. 2 minutes. Thank you.
baby Zach. So yon, I'm back. Okay, okay. So let's continue. So hindi ba maayos yung screen ko? So tingnan ko nga. Ah, parang nabago yung screen ko. Yan, yan, yan. Nakikita yung ano ko. Kailangan para tayong streamer talaga. Tapit ko ng konti. Up, yeah. Okay. So yan. Okay. So, gagawin na natin ngayon is Node.js na tayo. Ah, Node.js. EJS na tayo mga boss, okay? So ngayon, ang gagawin natin dito is ita-transfer na natin yung ginawa nating web app last time, okay? I-ano na natin siya, ilalagay na natin siya sa Node. Okay, so okay. Let's go. Out that route. So kung wala pa kayo noon, so ganito lang 'yon mga boss. Punta kayo sa my GitHub and then search for programmer yata. So ang pangit ng username ko, no? So pagtiisan niyo na lang user. Yan si Boss Rod. Punta kayo diyan sa Boss Rod ko, okay? So Boss Rod. So dito nandito yung mga ano ko, mga naging tutorial ko na source code. So if you want, pwede niyo i-check. So, punta tayong repo. Kunin natin yung front end. Yan, front end webinar. So, kung di pa kayo marunong mag-git, okay? So, kailangan hindi kayo nasa master, mga boss, ha? Pag i-download nyo, ha? Pag hindi kayo marunong mag-git, i-clone nyo siya, di ba? So, kunyari, clone yung gagamitin nyo, kailangan naka-ano kayo, naka-responsive branch kayo, okay? So, kung di naman kayo naka-git, kailangan punta kayo sa may branch muna. Punta muna kayo dito sa responsive branch, feature responsive branch, and then kailangan nyong pindutin yung code then download yung zip. Okay? Kung hindi kayo marunong mag-git mga boss. Okay? So yan. So after na nating ma-download yan, so ako I have na kasi. So let's say ito na yon, ito na yon. So lipat lang natin tong webinar natin. Ilabas lang na Control X. Okay. And then Boss Burger app. Lagyan natin siya sa my front end. Okay, save. Okay, so doon na natin sa VS Code ayusin. Yan. So pag i-refresh ko yung VS Code ko, okay? Yan, nandito na yung front end webinar, yung mga ginawa na nating responsive website nung mga nakaraan, di ba? So ayan 'yon. So dito first, ang gagawin nyo para ma-transfer natin yung ano natin, yung nagawa nating website, okay? So let's create file here. So let's say static. So ibig sabihin ng static, nandiyan diyan yung mga ano natin, mga assets or JS, yan, CSS, yan, nandiyan dyan yung mga yan. Okay? So, ba't may CSS ako dito? That meron din akong CSS. Ay, yung ginawa natin kanina to. So, tatanggalin ko lang yan, mga boss. So, tanggalin natin to. Ito. May ginawa na rin ba ako dito? Wala naman. So, ito. Tsaka to. Tanggalin natin yan. Delete. Sige na nga, download ko na nga ulit yung ano. Download ko na nga lang. Baka may ibang ano dun eh. My goodness, anong nangyari? Cancel. Delete that. Move to recycle bin. Oh, ba't ayaw nyo ma-delete? Pa! My God! Natanaan natin yan? Delete. Download muna natin tong... Where are you? Ito. Download zip. Okay. Zip na lang natin download kasi igigit natin din yung Node.js natin na backend. So, extract to, let's say, desktop webinar na lang. Okay. So, after that, ayaw mong ma-delete ah. So, punta tayo ng CD frontend. Okay. rm-rf. rm-rf front and webinar. So, ayan. Ayan, na-delete na siya. So, finorse na natin siya ng delete. Ayan, okay.
So after that, punta tayo ng my webinar. So, webinar. Ito. Sana yung dinownload natin? Ito, responsive. So, copy natin, then paste natin dito sa my front end. Okay? And then, sa my front end, ngayon, dito sa my front end na to, labas natin to lahat. Labas natin yan. Lagay natin dito. So, sa static, okay, sa static, ang ilalagay natin dyan, yung assets, which is yung mga images, then yung JS, ayun yung mga animation natin, and then yung styles. Okay? So, dyan natin ilalagay sa static yan. Styles, and then, I think yan lang naman. So, static. Yan, okay. Good. And then, yung views natin, ilalagay naman natin ngayon sa, yung HTML natin, ilalagay natin sa views. Okay? Itong readme, siguro stay na lang yan. Okay. So, I think, okay na. So, static, meron tayong assets, JS, and then, styles, okay, and then index. Okay. So, yan. So, kailangan nating iparan yan sa EJS, okay? Ano to? Ba't meron tayo dito? So, package.lock, JSON, meron tayong, wala tayong EJS sa backend. Okay. Backend, npm install, EJS. So, na-install pala natin siya sa labas. So, kailangan kasi dito mapupunta sa dependency ng backend yon. Okay, so good. So, meron na tayo. Okay, so let's start. So, dito, wala tayong babaguhin. Babaguhin lang natin dito EJS. Okay, so ganyan lang. And then, tignan natin ngayon kung ano yung tsura. Okay, slash up. So, up. Index. So, ito lang ang mararun natin. Index. Okay. So, punta tayo ng localhost. Localhost 3001. Yun, wala nagra-run. Kasi hindi pa naka-run yung Node.js natin. Okay. So, ayun. Nakita nyo, di ba? Ano yan? May mga lookup na sinabi. Oh. Lookup, view, index, view, directory. Front-end views. Okay, so I think yung ano na yun. Ayun na yung nagkaroon na tayo ng problem dito. Okay, so ayan na yung problem. So kasi, yung mga path natin dito, ng mga images, ng mga assets natin, so yung mga path natin dyan, is nakalagay na kasi sa static. Okay? And then, ang rule din kasi sa Node.js, para makapag import ka ng mga CSS mo, ng mga images, kailangan mong gumawa ng static path. Okay? So, yung static path na yun, public static app.set public EJS public static na lang, static files EJS. So, yan. So, hindi ko rin kasi nakakabisado. So, on the spot din kasi tayo pag nag-tutorial. So, static, no. So, hindi. App.use static. Ito. Express static. Yan. So, ayan yung kailangan ko. Express static. Okay. So, ang ginawa doon, use, then, slash, so let's say, ang ipangalan natin, sige, static na lang din, para hindi nakakalito. Static, pwede kasing public, pwedeng kahit ano. So, express.static, okay, so, dir, so, copyin lang natin yung dir, okay, itong dir na to. So, let's copy that one. And then, dapat, ang inanavigate natin siya doon sa mismong static. Okay, static. Yan. So, sa may static na yan. So, I think okay na yan. And then, let's save that. And then, kailangan natin dito sa mismo index. Okay. So, ganito na tayo mag-import. Okay. So, static, which is, ito na yun, nabay-bay niya na yung, itong path na to.
pag ginawa kasi natin, baka malito kasi kayo, static. So kasi pag ginawa kong public, yan. Pag ginawa kong public, yan. Ang pwede na natin gawin is, hindi na natin kailangan isulat yung folder na static. So, ang pagka-public natin, diretso na agad ng folder ng asset. So, kunyari, gusto mag-import ng asset. Public slash assets. Ayan na yun. Ganun na yun. Sunod-sunod na yun. Okay? So, assets, tapos anong image. Okay? So, ganun yung public. So, kasi dito, ang gawin natin static. Para di rin nakakalito. Okay? So, static, pinaresa lang natin siya sa name ng folder na static. Pero, yun nga, pwede siya maging public, ha? Pwede siyang maging kahit ano. Depende sa trip nyo. Pwedeng constant, kung ano-ano pa. Pwede. Okay? So, yun. So, let's say, balik natin sa static. Then, punta tayo ngayon ng index. So, dito, yan. Papalitan na natin yan. Diba, hindi, dot, ano siya, dot slash, diba? Puro ganun siya. Dot slash, dot slash. Okay, papalitan natin ngayon yan. So, control D. So, gilapin niya lahat ng may mga ganyan. Okay. So, meron na. So, ang gagawin lang natin dyan, static slash. Okay? Then, save. Okay. Tapos, tignan natin ngayon kung may error pa. Ayan, di ba? May error pa rin. Ba't may error? So, let's rerun. Create optional serve static object. May only be object that is not so. Bakit na naman? Ano na ang problema mo sa akin? Kasi hindi pa natin napapalitan yung iba. Wait, palitan muna natin yung iba. Static. Okay naman yan. Baybayin muna natin yung mga merong slash asset. So, static. Okay, static. Lahat na may slash assets. Hindi, sige na nga. Isa-isay na natin. Assets. Oops, isa lang. So, ang gagawin natin dito, static. So, ito lang yung hassle, no? Pag nag-start kayo ng HTML, then gusto nyo mag-transfer into EJS or gusto nyo magkaroon ng Node.js na backend, yun nga, hassle. Ang hassle lang kasi kailangan nyo palitan lahat ng mga in-import nyo. So, assets. So, hanapin lang natin lahat ng may assets. So, assets lang naman yung ginagamit ko sa may CSS. So, dapat meron dyan. Ayun. Assets. Static. Save. Dito. Okay naman na to. Then, navbar. Navbar. Products. Static. Save. Then, JS. Wala naman tong JS. So, wala. Let's try, mga boss. Let's try. Ayun, di ba? May error pa rin. So, anong error natin? Object null. Tanong, tama ba yung pagkaano natin ng static file? Express.static. Tingnan natin. Baka mali yung pagkaano natin ng Node.js na static. Express static root option. Okay. Apt-get use static public. Tama naman, apt-get use static public files. Tama tayo. Tama yan. Oh, frontend static. Slash, wait, ba't may slash static tayo dito? Where minute? Static slash. Ay, tama lang. Sorry. Express static path join. Okay naman ah. Then local static CSS. Sige nga, bye-byein nga natin 'to. Try natin 'yan, dapat maglo-load 'yan. So, start natin. Eh kaso hindi mag-run. Hindi nagra-run. Bakit? Ano naman problema nito? Express static. App.use express.static object. Anong object, AJ? Object. My God, nalimutan ko na to. EJS, static files, nodes. EJS, static files, nodes. Static. Oh, tama lang naman ah. Express static direct slash. Tama lang eh. Paano object, AJ?
So, yan. Meron ba kayong masasuggest? Anong mali ko? Ba't parang may mali tayo? Express sa mga marurunong dyan na nanonood. Anong mali ko? Naserve ko naman ng static files, then assets. Then, object.create. Optional. Sino? Wait. Hanapin natin yan. So, kailangan ma-resolve natin yan. Kailangan natin i-resolve yung ganyang issue. So, anong sabi? Oh, ba't angular to? My God. No. No JS. NPM install Hinge.json, hindi. Angular? Ba't Angular lumalabas? Bakit ganon? Wait. Alam ko may ginawa na akong isang app eh. Wait. Kailangan natin ang kodigo. So serve. Git. I think meron na ako nagawa niya. Wait. Hanap tayo ng cons. Sign in muna tayo. Cons. Wait. Programmer. So, hanapin natin ang ating mga dating nagawa. So, bakit nag-run siya? Sorry, late. No, wapoli. Okay lang. So, yan. So, may isa tayong bug na... Oh, where's my phone? Wait a minute. Dab, where's my phone? Ba't ko pala hinanap yung phone ko? Nandito pala. Siya pala yung ginagawa kong ano, pang help. Wait lang mga boss. So, GitHub. So, kailangan natin ng digit code. Kailangan natin malaman bakit di siya nag-work. 269-11-155. So, kailangan natin ma-resolve yan. Di tayo magtitigil ng live pag di natin na-resolve yan. So, frontend. Repo. May mga private repo ba ako? Well, wala yata akong nagawang ganun pa na repo. So, bakit Node.js, EJS na tayo? Node.js. Tignan natin ba kung may documentation? Lods, let me see yung code. Lods, paano mag-debugging release? Ah, yung code. Wait. So, yung code natin kasi, so, yung serve ng static. Okay? Hindi ko alam kung saan nagmumula yung ano natin. So, nagmumula yung error natin. Kung dito ba sa code natin sa node or dito sa may mga import natin. Okay? So, yan. So, let's see kung paano siya nag-static dito. Static na ba siya dito? Hindi eh. No JS. Static. Pero tama naman yung ano natin eh. Node.js. Static. Files. I guess. Serving static. Pero tama. My God. Di ko alam kung bakit. Wait nga. Ano nga natin muna? Wait. Comment out muna natin to mga wasa. So, let's try to debug kung anong problem natin. So, kailangan kasi natin, let's say, main. Hanapin natin kung saan tayo nagkakaroon ng problem. So, main. So, dapat ito magra-run to. So, wala tayong in-import na kahit anong static. Okay? So, refresh. And then, serve, app.js, index. Okay, so, ang problem natin, serve. So, ang problem natin dito mismo sa may ano, sa my server, sa static side. So, kasi pag kinoment out natin, let's say, comment out that. And do HTML view EJS. Hi! Alam ko na kung bakit! My God!
So, balik na natin sa dati. Balik na rin natin to. My goodness! My goodness! That kasi HTML, dapat naka-EJS na siya. Ay, nako! So, then itong script. Sige. Let's say, ganyan muna. So, dapat din na siya mag-error. So, let's start again. Oh! Static. Okay, tanggalin muna natin static. Static, static, static. So, baka may problem din tayo sa static. Yun, no? Diba, naserve na natin yung... naserve na natin yung HTML natin sa BossRod. Kaso, ang problem natin is yung static. So, static na lang yung problem natin. So, dito, so, mayroong problem tong static na to. Okay. So, either baliktad ako or... Ano bang... Wait lang. Tingnan natin kung anong... Kung anong parameters na to. Any. Slash. Handlers any. Handler request params. So, let's say dito natin naging static. Bakit ganon? Ba't hindi nag-aaning serve natin static? App.use static. Huh? Ba't di tayo makapag-serve ng static? Awit. Awitize. Bakit hindi tayo makapag-serve? Eh, tama naman yung documentation, ah. Serve. Express static. That static. Express that static. Public. Let's try. Front end. Tama naman, ah. Wait. Ay! May path.join ba siyang ginawa? Ayun, no? Path.join, no? My goodness! Ayan, no? Path.join, no? Kulang tayo ng path.join. My God! Path.join. My goodness! Ayan. App.static. I think okay na lang. Sir? Okay. Refresh. Yun! Nice. So, nakakuha na natin ngayon yung static. So, ngayon, ang problem natin is hindi gumana yung static na ginawa natin. So, baka kailangan ng may slash sa dulo. Okay? So, hanapin natin lahat ng may static. Lahat ng may static. Static. Yan. So, control D. Okay, yan. Those slash. So, let's check. Save. Refresh. Oh, ba't hindi nagra-run yung static natin? Static styles, static ang name natin, ah. Ay, wala yung name. Masyado tayo na excite, so hindi natin nalagay yung static. Slash static, save. Refresh, yun! Okay, good! Nice. Okay, so dito, narun na natin yung static natin. So, pero kung mapapansin nyo, di ba yung mga backgrounds natin, hindi pa siya nag-appear, okay? Kasi nga, dito sa my static styles, di pa natin siya nababago. So, kailangan may slash yung static. So, static, slash, save, and then defaults, footer, static, slash, okay. And then, pati tayo index, wala yan, na bar, ito, slash, static. Okay, save. Yan, okay, good! Ayun, o. So, naka-serve na tayo ngayon ng Node.js and then yung HTML natin. So, eto nga pala mga boss, ha. Yung EJS pala, yan yung gamit natin template engine, okay? Etong EJS, kaya actually EJS yung ginamit ko kasi nga more on sa mga bago kasi, di ba, HTML pa lang naman yung alam natin. Kasi kung nagpag tayo, so baka medyo malito-lito kasi puro dot yun, then puro indention lang yon. Pero marami naman template engine. Pero at si EJS yung mas nakita kong mas madali yung magagets eh. Pero ano na eh, ganun lang naman. Ganun lang ang tatandaan nyo pag magsaserve kayo ng HTML sa Node.js, okay? So kailangan nyo lang tong tatlong to. So, kailangan nyo muna i-set yung view engine nyo kung ano bang gagamitin nyo. HTML ba? EJS? Yun. Then, second is yung views. So, kailangan nyo i-set up kung saang folder lahat ng mga HTML nyo. Which is, ayun yung views. Okay?
Okay. So, next is yung, huwag nyo kakalimutan tong static. Okay. Serb static files. So, i-upload ko rin to sa Git para meron kayong kodigo, mga boss. Yan. So, say, yun. So, medyo humaba tayo dahil dun sa pag-debug, no? Wala, well, ganun naman tayo. Dapat, natural naman sa programmer yan. So, okay. Kailangan nyo lang ma-resolve yung issue. Okay. So, yun. So, ganito na siya. So, static, may assets tayo, then may JS. Okay, so, running ba yung JS natin? So, dapat, ano to? Nagra-run yung, ayan, nagra-run naman yung JS natin. So, na-serve na siya. So, ito pa yung isang cool feature, no? Pag naka-EJS kasi kayo, pwede kayong mag-import ng footer header. Yung parang, ano lang, parang natural layouting lang. Diba? Sa PHP, diba? Ganun din kayo. Okay, so, ganun siya. So, ang gawin natin is, ihiwalay natin ngayon yung, let's say, ano bang pwede natin hiwalay? Ihiwalay natin yung nav main, I guess. So, copy natin tong nav main. So, gawa tayo sa views, then partial. So, punta tayong views, then lagay tayo ng partials. Kasi yun yung mga madalas din na ginagawang naming convention eh. Boss Rod, paano po kapag pressure na yung bot lane tapos Lord sa mid? Ano gagawin? Ah, pag ganun na, click nyo na yung option tapos surrender na agad. Ganun. Okay? So, yun. Loko ka, Boss Renz, ha? Nagpo-program kami dito, ha? So, yun. Partials, gawa tayo ngayon ng, let's say, nav. Let's say, navbar.ejs. Okay, navbar.ejs. Then, meron din tayong footer.ejs. Okay. So, sa navbar, copy lang natin yung pinaka-HTML natin. Okay? So, walang kahit ano, walang body, walang ganun, ha? HTML lang mismo, yung ito lang mismo. Okay? So, save natin yan. And then, footer. So, tanggalin natin ulit yung footer dito. So, hanapin natin yung footer section. Yan. Kunin natin yung footer section, then paste natin dito sa footer.ejs. Okay. Then, save natin to. So, ano magiging itsura niyan? Siyempre, wala na yung navbar dyan. Okay. Ba't hindi nag-save? My God. EJS. So, dapat... Ay, may nav main pa. So, tanggal ka na dyan, nav main. Tanggal ka na sa bahay ni Boss Rod. Yan. Save. Yan. So, wala na siyang footer, wala na rin siyang nav. Okay. So, ang gagawin natin dito, mga boss, no? Sorry, wrong stream pala. Yes, wrong stream ka, Boss Renz. Parang ginagawa mo... Sherneil. Yes, parang ginagawa siyang reusable components. Okay? So, yan yun. So, paano natin siya i-import? So, dito, kasi ka-level siya ng main. So, gagawin lang natin is greater than. So, punta tayo ng EJS. Ganun lang gagawin nyo dito. Punta lang kayo ng docs. And then, syempre, hindi nyo naman kasi makakabisado talaga lahat yan. So, hanapin lang natin yung pang-import. Ito. Scriptlet. Ito. Script tag. No output. Yan. No output. Yan. And then, link. Ano ba? Include ba dito? Include. Ayan. Include user show. Okay. Include. Tama ba? Include. Yeah. Try natin. Include, then, partials. Partials, then, navbar.ejs. Okay, then, closing lang. Let's save that. Oops, hindi siya nag-run. So, may mali tayo. Bakit hindi siya nag-run? Sana, plain ending tag. So, yan yun. Output and escape value to template. Yun! Okay. Diba? So, yan. Reusable components na siya. Okay? So, na, i-import na natin siya. Okay? So, ganun din sa footer. Okay?
So punta tayo footer here. Yan. So footer. So gawin natin is footer DJS. Okay? So save. Yan. Oh, pumangit yung ano natin. Footer EJS, footer. Bakit pumangit yung ano natin, footer section? Anong mali natin? Partials EJS. Oops, dapat nasa loob siya. Yan. Footer. Yan, okay. So, yan, reusable components na siya. So, what if kung gusto ko pa mag-add ng pages? So, gawa tayo ng isa pa ng pages. So, let's say meron tayong bago terms. Ah, wait. So, let's say ano ba maganda? Let's say login.tjs, parang ganyan. Okay? So, pag mag-create kayo ngayon ng HTML, so import niyo na lang yung dalawa kanina. Okay? So, import niyo lang yung dito. So, mahilig ako mag.main, okay? So, that main natin, that main. Yan. And then, lagay natin yung footer sa baba lang ng, ano, sa loob siya. And then, navbar. Let's see. Then, let's say, meron tayong div para sa may login. Login main. Okay. Then, let's say, I'm login page. Save. Tignan natin kung okay siya. So, kailangan nyong gumawa ng isa pang route for that. Okay? So, let's say, get pa rin siya. Then, ang isa-serve mo na dito, hindi na yung index. Okay? Ang isa-serve mo na yung login. Okay? So, login lang lalagay mo. Login. Yan. Then, router.get. Then, let's say, slash din ng login. So, save. Then, slash tayo ngayon ng login. Slash login. Yun, no? Diba? Sira. Kasi wala yung CSS niya. Okay. So, pwede naman natin ganun. So, ganito lang yon. So, pwede natin ilagay din naman. So, lalagay tayo ng, let's say, isa pa. Magdadagdag pa tayo ng header. Header.ejs. Okay. So, let's copy yung ano sa index. Nasa header. Kasi nandoon yung import natin for style sheet. Ito, which is ito yon. Okay. So, actually, kahit hindi nyo isama to, okay? So, para kasi mas okay din kung hihiwalay nyo yung meta tags every pages for SEO purposes, okay? So, yun. So, link. So, let's say link lang. Link lang yung gusto kong kunin, okay? Link lang gusto kong kunin, and then, let's say, baliktad pala. So, yung link, stay ka lang dyan. And then, copy natin to. Copy muna natin yung header. So, header. Ito na lang. Huwag natin kunin yung head tag. Okay. So, header. Yan. Paste lang natin to, pero tanggalin natin yung itong title. Kasi yung title, pwede siyang maging, ano eh, pwede siyang maging iba every pages. So, burahin natin yan. Pero itong link, isa lang naman yung gamit natin, ano eh, CSS eh. So, stay put na siya dyan. So, dito sa head, ang gagawin na lang natin is include na lang natin yung header. Okay, include header. Let's say wait, closing, then include then string partials and then header.ejs. And then dito, pwede kayo magdagdag ngayon ng title nyo. Sarili nyong title, sarili nyong kung ano-anong meta tags pa, okay? So, kasi ito yung mga kailangan na meta tags. So, ito yung mga kailangan na hindi mawala, okay? So, ito yung mga ano natin, defaults, kumbaga. Okay? Pero, pwede pa rin kayo magdagdag ng meta tags nyo sa each page nyo. So, kaya ayun lang yung kinuha natin. So, ito, nagdagdag tayong ng BossRod website. Okay? So, dito naman sa login. So, let's say, ang gagawin natin sa login, ang title natin. Ang title na natin dito is login page. Parang ganyan. Then, ito, buburahin na natin yan. Okay? So, kasi, ilalagay na natin yung header. So, meron na tayong mga reusable components. Okay? So, header. Okay? Header.ejs. Save.
Okay. Yan, okay, 'di ba? I'm login page tapos meron ng footer. Okay, 'di ba? Okay siya, 'di ba? Cool. So, ayan, so every time na mag-a-add na kayo ng page, so copy niyo lang 'to. Okay? So, meron pa tayo ulit. So, let's say meron tayong registration, register.ejs. Okay, so meron tayong dun sa I'm register page. Okay. Ayan, so parang ganyan. So, pag nag-slash register ako, register, ayan, di ba wala? Kasi wala pa tayo sa app. Okay, huwag nyo kakalimutan nyo na every time na mag-a-add kayo ng page, mag-a-add din kayo dapat ng routes. Okay? So, register. So, ang iyan na natin, register. File to, which is ito yan, yung sa views, file yan. And then, ito yung route. So, pwede mabago yan. Kunyari, registration to. Parang ganyan. So, registration. Registration. Yun, di ba? So, ayan. So, ganyan lang nag-work yung EJS. Oh, wait. Meron pa. There's more. Okay? Wait. Okay, wait lang ha. Okay, kailangan pa akong ituro sa inyo. Kasi pag nilagyan na natin siya ng back-end, kailangan nyo malaman nyo kung paano nag-work. Okay? So, maglalagay tayo ngayon sa, dito sa render, punta tayo sa login na lang. So, wala masyadong ano, wala masyadong data yung login. So, dito sa render, mga boss, may object dito. Okay? So, dito, pwede kayong mag-send ng kung ano-anong data. Okay? So, dito nyo isa-send yung mga data nyo. So, let's say, may data ka dyan. Ang data mo, may array dun sa data mo. Let's say, ang data is array. Okay? Sa data mo na yun, merong array na, let's say, mga ano siya. Boss Road 1. Okay. Ang pangit na naman ng example natin, mga boss. Boss Road 2, Boss Road 3. Okay, save. So, dito sa login, merong object. And then, meron tayong property na data. And then, kukunin natin to. Okay? So, ipapasa natin siya sa login page. So, yun yung ibig sabihin ng second argument na to. Okay? So, sa render, ipapasa natin yung para mas maganda, mga boss. Okay? Gawa tayo dito ng cons query. Okay? So, rec.query para magamit natin yung kaninang diniscuss natin. Rec.query. Okay? So, rec.query, kailangan ipasa natin yung name, age, and then gender. Okay? And then, ipapasa natin sa data, sa may data, ipapasa natin yung mismong data na lang. Ay, hindi. Sige, array natin siya para ilulook na lang natin. Okay, so let's say name. So first element is yung name. Okay? Second is yung age. Third is yung gender. Okay? So ayan yun. So, pinasa natin yung query pag sa login. So dito sa may login, punta tayong login. Yan, login page. So may data dahil yung dapat maseselect. Okay, punta tayo sa may login dito, sa may login. So i-display natin siya. So let's say gagamit tayo ng mahiwagang mahika. So, ano ba? So, ito. Plain lang. So, plain lang. So, for loop. So, tingnan ulit natin yung for loop dito. So, ganun lang. Mag-for loop lang tayo. For loop. May for loop ba siyang ginawa dito? For loop. Dito na, basa na lang tayo ulit. Explain. Output. So, for loop. So, pwede tayo mag-for loop. And then, let's say, let data in. Data na pala yun. Wait. So, gawin natin is, sige, wag na data. So, let x. Pangit x. Value na lang. Let value in data. So, yung data na to, mga boss. Okay? So, yung data na yan is, umuurong. Yan. So, yung data na yan is yung nando dun sa may object. Okay? So, may object natin dun sa ginawa natin kanina. So, kailangan natin ng close and tag. Yan. So, ganito mag-for loop, mga boss, ha? Pag sa EJS, okay? So, ganito mag-for loop. For loop, then, yung bracket niya. So, first, yung bracket niya. And then, kailangan nyo i-end ng bracket niya. So, parang PHP nga.
Parang ganun siya eh. Parang ganun siya nag-work. And then, ang gagawin natin dito is mag, ano tayo, mag, magdi-display tayo ng HTML value. Okay, so let's say, pwede pala ng div na agad. So, div, then, div, lagyan natin style, kasi para di na tayo mag, ano, style, so let's say color, pakita natin yung white kasi. White. Yan. Then dito, i-display natin yung data. Equals value. Okay. Then, closing tag. So yan, pag may value kayong i-display, kailangan, ano siya, ito yung logo ng EJS, then equals. Okay. Pag mga include naman, kailangan yung dash. Okay. So, pag mga for loop, mga ganyan, dapat walang, ano, walang, plain lang siya. Okay, save. So, ayan lang yung tricky sa EJS, actually. Ayan, no? Nakita nyo? Nag-display na siya ng 012. So, ang nakuha natin dito, kasi 4in ang ginawa natin, eh. So, naka-prettier kasi tayo, eh. Bumababa siya, napaformat niya mag-isa. So, nakuha niya yung value, which is, ito, key yung nakukuha kasi dyan, eh. Pag ginawa kasi nating off yan, okay, yung value mismo ng array yung makukuha natin. Yung array dito, kasi array yun, di ba, ginawa natin. Ito, array. Pag in yung ginawa natin, makukuha niya yung index. 0, 1, and 2. Okay? Pero, pag ang value yung kinuha natin, makukuha niya agad yung value ng name, age, and gender. Okay? So, yun. So, save ko siya, value of kasi yan eh. So, yan. So, kung makikita nyo, di ba, wala siyang dinisplay. Bakit wala siyang dinisplay? Tingnan niya ulit. Ano ba ginawa natin? Kasi sa query niya kukunin yung data. Kaya naman pala eh. So, gawa tayong query dito. Query. So, name. Let's say, Bossrod. Then, and age is equal to 23. And age gender is equal to male. Enter. Ayun, oh, nakita niyo mga boss. Oh, ba? So, ganun lang siya. Ganun siya nag-work. So, ganito yung static side pa. So, static pa lang yung ginagawa natin eh. Pero, pagdating na natin sa ano, sa may, mayroon na tayong ano, meron na tayong database, meron na tayong, kung ano-ano, meron na tayong database, di ba? So, dito, nilulup na lang natin ng nilup yan sa EJS natin. So, ilulup na lang natin yan. Ano ba ito? Bumabababa. Ay, tumataas-taas yan. Ilulup na lang natin yan dyan, and then, yung kaninang ginawa natin, so, doon tayo magbe-base sa mga query, sa mga body, sa mga parameters, doon tayo magbe-base nung ibabato ni website natin. And then, meron tayong calling ng database natin dito. Then, ayun yung ilalagay natin sa render na data. And then, nilulook lang natin siya sa my EJS. So, ganun lang yung basic flow niya. So, first, request sa website. Then, second is, pupunta siya sa route natin. Ipaprocess siya ng route natin. And then sa route natin, tatawag siya sa database. Yung database natin, magre-response. Yung response na yun, ilalagay natin siya sa rest.render na object. Sa second argument. And then, sa EJS file natin, pwede na natin siya ngayon maloop. So, ganun lang nag-work tong Node.js and EJS. So, ayun. So, sana may natutunan kayo sa webinar natin na to. So, any question mga boss? So, bago tayo mag-end ng stream, ang sakit na rin ang likod ko eh, kasi nakupo lang ako sa sahig eh. So, ayun, na-miss ko rin magsalita, no? Kasi, tagal ko rin di na gano'n webinar. So, na-miss ko kayo, mga boss. O nga pala, mga boss, ha? May isa lang ako sa inyong, favor, no? Pa-follow naman ako sa my Facebook natin na Play with Bossrod. So, mga pala, no, pang chill-chill lang, di naman ako magaling maglaro, pero sana support nyo ako. Ayan, Play with Bossrod. Ayan, so, follow nyo lang ako. So, ayan, panoorin nyo kung paano ako mang-cancer kay Munton. Paano ako mang-cancer sa ML. And then, sa mga, alam nyo naman yung ano natin, yung Facebook page natin na Code with Bossrod. Meron din kami, actually, na Facebook group. Okay, so pwede kayong sumali.
So, Boss Rod's Programming Page. So, naka-private siya eh. So, kailangan yung i-search talaga. So, maraming makakatulong sa inyo dyan. Maraming magagaling din, actually. So, yun. So, yun. Okay, so, back tayo. So, tignan natin ngayon yung mga nagtatanong. Okay. So, nagtatanong. Si Boss Jaberson Camarao. Boss, anong apps gamit nyo? So, ang apps na gamit natin kanina, Node.js and EJS. San ba? Ano bang apps? Kung sa stream, OBS ang gamit ko. So, wala na bang mga tanong dyan sa live natin? Ba't ang bagal ng ano ko? Boss Rod, React.js class based naman. React.js based class naman. I think sa separate, ano natin yan? Separate natin. React yan eh. Layo natin, EJS. So, wala tayo. So, si Vincent Trayo Jodor. So, yun. Ang gwapo mo pala, Boss Rod. Thank you, mama, chup-chup. Nasa YouTube niya yata, boss. So, but... So, wala na nagka-comment, no? So, yeah. Oh, mabagal lang yung stream ko. So, wait. Let's check. Sino yung mga nagka-comment sa... Ano natin? Sa live. So, tignan natin kung sino yung mga nagtatanong. FB.gg streamer. Ay, Angular tutorial. So, wala pa tayo dyan, boss Jason Cabral. So, di ko pa siya natatry actually. React dev kasi si Boss Rod. React.js dev. So, yan. Ayan, boss, anong gamit nyong app pang program? Ang gamit kong app pang program, so, ito ba yun? VS Code? VS Code, mga boss. VS Code. Ayan, so dito, tignan natin mga latest comments. Okay, wala pa latest comments. So, siguro, saktong 8, mag-end na tayo ng webinar. Baka kasi na rin kayo, natutuyot na rin kayo, no? Or na aaburido na kayo sa mukha ko. So, yan, may YouTube channel pala tayo. So, Boss Rod TV. So, pwede nyong i-search yung Boss Rod TV. So, ayan, medyo marami na rin naman akong tutorial. So, ayan, ano ko na rin kayo. So, meron ako mga playlist dyan. CSS Layout, Flexbox and Grid, meron ako. And then, CSS Tip and Tricks. So, kung gusto nyo mga tips and tricks, diba? Pero, di pa siya nadadagdagan actually. And then, ito, React.js tutorial. So, I have React.js tutorial. Then, meron din akong React Redux dyan. Then, meron din optimization, which is yung React Hooks. Meron din, ayun, yung mga use memo, react.memo, yan. Then, meron din akong custom UI tutorial. So, yung mga custom UI. Then, PHP tutorial, Node.js tutorial, ito yung sinasabi ko, yan. May mga playlist ako. And then, videos, meron din, marami na rin, medyo, meron na rin, SQL tutorial, Git tutorial, ano pa ba? So, JS, yan. So, kayo nang bahala mag-view. So, yan, tanong, balik tayo sa mga tanong. Angular, Node.js. Hindi pa ako nag-Angular, boss, sorry. And then, Sherny, Lucid, siguro, in the future, pwede tayo mag-Angular. Ano yung extension nyo, boss, for auto-edit sa code? Prettier code formatter. So, ang nga pala, para dyan sa mga VS Code extension, meron akong ginawa kaninang tutorial. So, ina-edit ko pa siya. Siguro mamaya, ma-upload ko na siya. So, yun. So, Jonil Morales, kailan next live nyo, boss? So, next live natin, I think siguro mga Saturday or Sunday ulit. So, depende sa magiging schedule natin. So, yan. So, Boss Emmanuel Salazar, Boss Rod, kapag login page, ano ba maganda gamitin response? Post or get? Post, syempre. Ano yan? Kasi, ang pinaka-ano kasi dapat, pinaka-idea dyan, iisa lang yung ano mo, yung path mo. So, let's say may path kang user. Okay? Sa path mo na user, dapat di ka na maglagay ng user/add, user/edit, user/update, yung mga ganon. Dapat hindi ka na maglagay nun. So, naka-base ka na dapat dun sa method. So, yung user na may method na post, ibig sabihin nun, create. Okay? Yung user na may method na get, ibig sabihin nun, view or
retrieve. Okay? So, yung user na may method na put, ibig sabihin nun, update. Yung user naman na merong method na delete, ibig sabihin, the word itself, delete. So, yun. So, Al Joseph Locaram Condino. So, CSR versus SSR Boss Rod. So, CSR versus SSR Boss Rod. Ano yan eh, meron silang performance, ano, difference. Hindi ko siya exactly alam yung buong, ano niya, buong details niya. Pero may mga magandang articles for that. So, may mga nabasa na rin ako about dyan. Javerson Gamma raw, gamit mo sa program, boss. VS Code niya, boss. Ito yon. So, Visual Studio Code Download. Ito yun. Ito. So, Visual Studio Code. So, yan. Ang bagal ah. Ito mabagal. Yan. So, yan. Pwede kayong mamili kung anong OS nyo. So, nga pala, yung next slide na natin, integration na tayo sa database. Kung paano natin ma-i-integrate yung database natin into Node.js, and then yung Node.js natin, itatransfer natin yung data na nakukuha natin sa database para i-display dun sa EJS natin. So, yun na yung next topic natin. Roadmap for web dev. Maraming ano yan, boss. Maraming sources para sa roadmap. Iba-iba naman eh. Siguro, sa akin kasi, meron naman akong ano, meron akong choto, meron akong video. Ito. Meron akong 8 step to become a web developer. So, you can try that. So, yun. Nga pala, no? May ads yung video ni Boss Rod. So, skip nyo na lang yan. So, ito yung ano ko, 8 step to become a web developer. And then, meron din akong 10 tips to become a better programmer. Yan. So, yan. May hosting din. Kung gusto nyo mag-host ng mga portfolio nyo sa web, gusto nyo naka-up sa web, so, meron din akong tutorial for that. Okay? So, na-cover ko dyan yung Firebase, Heroku, and then Netlify. Then, sa mga, ano, naghahanap din ng Merge Stack, meron din akong Merge Stack. So, yan. So, ano nyo na, pag-tripan nyo na lang yung YouTube ko. Mayroong mga tutorial naman to. Sana may makuha kayong aral dyan. Yan. So, ano pa? So, wala na bang pahabol question dyan? Next week na naman tayo magkikita, mga boss. So, yun nga pala, no? Thank you sa mga, ano, ha? Thank you sa mga nanood sa live natin, no? Thank you sa 400... Sa 47 million viewers natin dyan. Thank you sa inyo. Mahal ko kayo. Yan. Ayun, may Merge Stack pala. Yes, may Merge Stack tayo. So, ayan. Okay, malapit na tayo mag... Oh. So, 3 minutes, mag-off na tayo. Naka-tours tayo, no? Ang galing, ah. Nice. 2 hours. Okay. So, upload ko rin to sa, ano, sa YouTube yung live natin. So, di ko alam kung ikakat ko pa eh. So, siguro hindi ko na siya ikakat. Hindi ko na siya ititrim para buong, ano na, buong... Kasi nagano pa tayo eh, nagtawag dito. Nag-debug pa tayo kanina eh kasi may mga unexpected, di ba? So, ano kasi tayo eh. On the spot, yeah. So, yon. So, Joseph, you're welcome, boss. Thanks. Saan makaka-DL ng crack Windows 10? Ay, hindi ko alam yan, boss. Hindi ko alam eh. Siguro may mga pirated dyan. Kaso, hindi tayo nagpo-promote ng pirated actually. Pero meron sa mga, ano, sa mga ibang, ano, groups. So, yun. Wala na ba kayong question dyan? Nananakit na yung balangko. Tumatanda na tayo eh. So, yun. Sana nag-enjoy kayo, mga boss, ha? Gumagamit ka ba ng Bootstrap? Yes, gumagamit ako ng Bootstrap, Lods. Gumagamit ako ng Bootstrap. Actually, next ko siyang gagawa ng tutorial after natin itong webinar. So, may ilang ano na lang naman tayo eh. Ilang webinar na lang tayo. Isang part 6. Mang part 6 kasi natin, database. And then, ang part 7 natin is yung hosting. Kasi, i-app natin siya into web. And then, lastly,
Lastly, ah, wala na pala, yun na. Yun na yun. So, part 6 and part 7 na lang tayo. And then, next na nun, bootstrap tutorial tayo. Bootstrap 4. Yan, magano tayo, mag-tutorial tayo dyan. Then, after siguro ng bootstrap 4, siguro mag-Vue.js na tayo. So, mga frameworks na, libraries na tayo. So, yan. So, na, medyo tumagal yung ano eh. Medyo tumagal yung ano natin, yung webinar natin. Kasi nga, ngayon lang talaga ako nagkaroon ng ano, ng bagong internet connection. Kaya nakapag-live ulit si boss. Yan. So, thank you mga boss. Thank you mga boss. Sana next live natin, ganito pa rin. Marami pa rin viewers, no? Umabot tayo kanina ng ano eh. Natuwa ako. Umabot tayo ng 90 million views. O, 90 million viewers, no? Active viewers. Ngayon, 49 million viewers na lang, oh. So, so, ayun. So, thank you sa lahat, mga boss, no? At kakain na si Boss Rod. So, kumain na rin kayo, mga boss. Huwag magpapagutom. Huwag kalimutan ang tubig. Tubig. Kasi malakas maka-dehydrate ang computer. So, yun. So, paalam and thank you and God bless. Stay safe lahat, mga boss. Thank you. Bye-bye.